May motibo ka ba? Anong connection nila sa'yo? Bakit kasi ayaw mo na lang humarap sa akin? Ano ba kailangan mo sa kanila? May hinahanap ka ba? Malinis ka magtrabaho, ha? Magaling. Kahit isang ebidensya, wala. Sir 79, related yata sa cold case niyo. Alam ba, yun yung paborito naming kanta ni Abby nung buhay pa siya. Niniwala ka ba, Arman, yung kasabihan? Pagka ang alak daw, tumatanda, lalong tumatapang. Basa nga! Trenta anyos. Malabo na ba mata mo? Farsighted lang. Oh, Arman. May maganda ba tayong balita? Kaya ka napadpad. Wala naman. Nangangamusta lang naman ako sa'yo. Siya nga pala. Dumadagdag na pala yung kill count. Pero hindi pa rin umuusad yung kaso. Wala pa rin progress? Ilang taon na nakalipas yan, ah. Eh, hindi naman ganun kadali itong mga cold cases na to, diba? Wala tayong saksi, wala tayong matinding ebidensya, wala tayong lead. Ang pinaka-constant nga natin, eh, para bang ipapakilala. Yan yung sinasabi ko, eh. You hire a washed-up detective and he leads you on the dirt he lives on. At hindi mabubulag ang isang kalapate kung hindi siya bubulagin ng kanyang amo. Matagal na kasing bulag yun. Alam mo, 7 taon ko na hinahanap yung katapusan ng kabaliwan ko. Sigurado naman, Arman, di ba? Gusto mong makamit yung hostisya sa asawa ko at anak mo. Kaya, detective, kung hindi mo gagawin yung trabaho mo ng maayos, wala talaga tayong putang inang progreso. Mas ka na. Para bang ipapakilala? Sir, nakita namin around the area. Nagtanong-tanong na rin kami kung may nakakilala kung sino may-ari niyan. May trace ng dugo. Mas maganda kung idadagdag natin yan sa archives. Sige. Dali mo na siya sa forensics. Tapos kung may update, balitaan mo ako kagad, ha? Magandang gabi, ho. Armando Visconde, Chief Detective. Lucy po. Mas po. Kayo po ba nakasaksi sa mga nangyari kanina? Ah, hindi po. Nung dumating ako, patay na si Jerry. Wala na rin akong ibang taong nakita doon. Pero si Ana ang nakakita. Pero
Kanina pa siya hindi umiimik eh. Ayaw niya magsalita. Siya nga pala. Si Ana yung anak ni Jerry. Nakakaawa nga yung bata eh. Iniwan na rin kasi yun ang nanay niya. Tapos ngayon, ganito pa yung mangyayari. Ikaano-ano mo naman si Jerry? Kapatid ko si Jerry. Hindi ko na rin ho nakilala yung ina ng bata. Kasi nakabukod nun si Jerry. Tapos nung bumalik siya sa amin, kasama niya na si Ana. Magdadalawang taon na rin siya nun. Eh, ilang araw na lang, 7 taon na rin siya. Hello? Sir, may findings na tayo galing sa forensics. May dugo na nakuha sa ilalim ng kuko ng biktima. Confirmed na hindi niya sariling dugo ito. Posibleng nagkaroon ng struggle at nasugatan niya yung suspect. At tungkol dun sa effects na napulot sa crime scene, may reading tayo na positive 3.5 diopters sa prescription. Farsighted yung may-ari ng salamin na to. Farsighted lang. At nagmatch din yung dugo na nakuha sa ilalim ng kuko at sa salamin. Sige, maraming salamat. Ipipitong taon na rin siya. Si Ana. Papakilala. Alex! Alex, pag-usapan na lang natin to. Sumama ka na lang sa akin para walang ibang madamay pa. Alex! Arman, Brad. Masyado kaya ata nagmamalinis. Ano ba pinagsasabi mo? Pinagbibigyan ko lang naman yung sarili ko, Brad eh. Ginawa ko lang dahil kailangan. Pero ikaw, dahil sa galit mo sa pagkawala ng anak mo, ilang ba nadamay mo, pukin ang ina ka? Ina, Alex, harapin mo ako! Sino ba talagang halimaw sa ating dalawa? Sa dami ng pinatay mo, ha? Hindi sila inosente! Hanggang saan ba ang limitasyon ng tao? Sagutin mo nga ako, lahat naman tayo buibigay eh. Lahat tayo pare-pareho lang. Gagamitan para makuha yung gusto natin. Kaya mo ba pinatay si Abby? Maraming lalaki ang nabibighani kay Abby. Isa siyang nakaka-addict na lason na kahit sinong tao kayang paluhurin. Kaya gawing ulol. Kinakailangan ko lang naman siya dahil sa kanyang pag-aaring yaman eh. At alam ko, pera lang din naman yung habol niya sa akin. Simple lang, diba? Walang talo. Nagbago lang lahat nung bigla siyang bumalik sa Tony's. Kung saan siya protektado ng kanyang mga kauri. Huli na nung nalaman ko na nagdadalang tao pala siya. Kaya siguro niya ako iniwan nun dahil alam niya na hindi ako papayag na mabuhay yung bata. Kailangan niya mawala kasama ang mga ebidensya na makakasira sa aking mga panukala. 2 taon rin siyang nagtago at makalipas pa ng 1 taon, nagsimula ulit siya magtrabaho para kay Tony. Kung saan pinapanood ko siyang hinahatid ang kanyang mga customer palabas sa pintuan ng kanilang cabaret. Dumaan ang panahon, nakita ko siya ulit na may kasamang bata sa palengke. Di na ako nagdalawang isip. Kasalanan sa mga nangyari, ha? Pwede mo sabihin sa akin kung nahihirapan ka. Kung kailangan. Basta huwag kang mahiya sa akin. Tsaka paghanda ka na. May pag-uusapan tayo, ha? Kasama natin kita mo. Huwag kang mag-alala.